So, ayan, magandang araw mga kasosyo. So, hindi tayo puro luto lang ng tinapay. So, ngayon po ay magluluto tayo ng gulay. Gulay na santol. Okay. So, ang gagawin ko na lang po mga kasosyo ay ibang style siya, okay? So, babalatan natin ng santol. Alright. So, babalatan natin ng santol. Tapos pagkatapos nating balatan, saka natin ito kakayurin. So, kakayurin natin ito gamit ang ating grater ng cheese. Maiba-iba. So, ganun pa rin po, maiiwan natin yung, iwanan natin yung buto ng santol. Solid siyang makukuha natin lahat. At gagawin natin siya in the future na gagawa tayo ng santol jam. So, ayan. Nabalatan ko na siya. Ayan, next step mga guys. Mga kasosyo, so bale, wala naman tayo sa probinsya, nasa Manila tayo, ano? So wala tayong pangkayo dito ng yog. So ito na lang gagamitin natin, no? Itong pang-grate ng cheese or grater ng cheese. Nag-sample na ako. So, ito lang. Ito na, i-grate lang natin siya ng kagaya ng cheese. See that? So bale, titira natin yung ano, ititira natin yung buto. Matitira pa rin buong-buo yung buto. Alam nyo ba guys na yung buto na ito ginagawang santol jam? So mas madali po ito kaysa dun sa pangkayod ng nyog. Yung ano, yung tawag dito, yung raspador kong tawagin sa amin. Yung pangkain, kunyari, magbubuko salad ka, ayun. Yung ganyan. So, ayan guys, manipis na siya. So, dapat ganyan. Manipis na kasi kung gusto mo kumain ng santol, ganyan lang. Oh, see? Manipis lang yung tinira ko. So, ganyan lang ang gagawin natin mga kasosyo. Ano? Busil lang natin to, lahat ng santol. Kakayurin natin siya lahat. Okay? Ito na siya guys. Ayan, nakayod ko na siya. Okay. Pipigaan natin to. Ito na po yung mga buto. So, ayan, nakita nyo naman, manipis lang yan. Natira yung buto talaga, so pwede nang kainin yan. Lagi na ng asin. Oh, chawak-chawak. Okay. So, next step na gagawin natin ay pipigaan natin siya para matanggal natin yung katas niyang maasin. Lalagyan natin ng asin at pipigaan. So, ayan. Ayan, mga kasosyo. Kita nyo, iba yung kulay niya, oh. Ayan. So, lalagyan natin siya ng asin. So, lalagyan natin siya ng asin. Okay. Pakakatasin natin to. Ayan, oh. Kasi mapakla siya. Yan yung mapaklang lasa at mapakla at maasin. Kita nyo yan. Daming katas. So, ito hindi ko muna siya nilagyan ng tubig. Itong una. Itong pangalawa, yan, konti lang naman yan.
Yan yung bibigyan ko muna to. Okay, so bigyan natin to. As in, pigang-piga siya. Para kahit dalawang ulit lang, pwede na. So, lalagay ko siya dito. Sarap to, guys. Sobra. Promise. Kasi yung pagkakaluto natin nito ay maanghang. May siya maanghang. Or talagang maanghang. Yan, wala lang. Okay na. Bigyan ko ng plato siya. Sa baby. Yung white baby. Yung sa dulo. Yung sa dulo. Ay, isa na lang. So, eto. Pangalawa. Pero kung gusto niyo po, bigyan niya lang tatlong beses, apat na beses. Dapat pigang-piga na po siya. As in yung parang dry na po siya. Gagamit tayo ng salaan. Ayan, ito na lang natira, guys. Ito na lang siya. Pero kapag naluto po ito, ay, madami-dami na rin po. Yan. Kasi parang umaansa ba siya. So, ngayon, lutuin na natin po ito. Magluluto na tayo. So, ayan mga kasosya, magluluto na po tayo. Painitin muna natin ang ating kawali. So, lagay natin ang mantika, guys. So, ang sasahog natin dito ay baboy. So, eto. Isasangkutsa muna natin siya. Tagalan natin yung sahog para yummy-yummy. So, bali, antayin lang natin ito na mag-brownish. Lumambot siya. Tapos, lagyan na natin yung ibang sangkap. Ayan, guys. Medyo nagsara na lang ito. Lalagyan na natin ang ating bawang. At sibuyas. So, ayan guys, ilalagay na natin itong pangalawang gata. Ito yung malamlaw, guys, ha. Kasi maglalagay tayo ng dalawang cup. Pag nagpakayot po kayo ng nyug sa palengke, kahit isang nyug lang po, pwede na. So, pag nagpakayot po kayo, sabihin nyo, may pangalawang piga, yun yung malamlaw. Kasi yung unang piga, yun yung parang cream yung ano siya, malabot. So, yung pangalawang piga, yun yung ilalagay natin na una. Tapos mamaya, pag malapit na nating hanguin, yun naman ilalagay natin yung unang piga, yung cream. O yung liputok. Natok. O, ganon. Pagpulo na ito, ayan.
Try na natin yung sample pagkulo. So, ito guys, maglalagay ako ng asin. 1/2 tablespoon lang yan. Kasi naglagay na ako ng asin kanina, di ba? Magtiga natin. So, ito na, kulo na siya. Ilalagay na natin ang santol. Ito na siya. So, tingnan nyo, ang bilis na i-absorb ng gata. O, wala na siya. So, hayaan lang natin ito na kumulo siya. Maiga yung sabaw na yan. Babalikan natin. Okay, so, ito na po, mga mamis. Itiga na po siya. So, ilalagay na po natin ang ating unang tiga, kakagata, ang liputo. Okay. Maglalagay tayo ng seasoning. So, since baboy po yung sawg natin kanina, gagamit din tayo ng Knorr pork cubes. So, maglalagay tayo ng isang piraso. Isa lang. Ayan, oh, mami. Creaming creamy siya. Tapos, ilalagay na natin ang ating silip. Kailangan, maanghang na maanghang siya. So, ilan po ba gusto nyo ilagay natin? Kaya nyo ba ito? Maglalagay tayo ng 7 siling labuyo. At, 2 siling haba. Yan. 2 siling haba. So, ito na lang. Nahiwa ko na siya. Ilalagay na natin siya. Ay, naku mga mamis. Ang sarap-sarap na ito. Brrrr. Kailangan lang po lutong-luto yung gata niya kasi po, kung hindi, mabilis po siyang matanis. Kailangan po lutong-luto siya. Pag ilagay niyo na po yung liputok niyo o yung unang gata, ay, o yun, yung cream, kailangan po hinaan niyo na po yung apoy. Para po hindi po masunog yung ilalim. Kumbaga gradual na lang po yung pagluluto niya. Kaya luto naman na siya. Kaya, sarap na ito. So, antay lang natin ito na yung parang magmantika siya. Maya-maya lamang magmamantika siya. So, ayan guys. Nagmamantika na po siya. Ayan o. Check natin. Ayan o. See? Ayan o. Mamantika na siya. So yan, pwede na to. Pwede na to. So dapat guys, ganito po yung maging resulta ng luto ng santol na gulay. Gusto nyo pang dagdagan ng anghang? Ito, maanghang na to. Ayan, okay? So hanggang dito na lang yung aking vlog, mga kapatid. Papasarap ang kain ko neto. So, salamat po sa panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, ha? Okay, bye!